Winter na winter sa Amerika. Pero ang nararanasan doong winter storm, baha ang dulot sa maraming lugar sa East Coast. Maraming sasakyan doon ang nalubog sa tubig at nasa 13 milyong residente sa East Coast ang apektado. Sinilanta rin ang Midwest at Pacific Northwest ng Amerika kung saan libo-libo mga bahay at negosyo ang nawala ng kuryente. Una, nagbabala ang U.S. National Weather Service sa magdudulot ng makapal na snow at matinding lamig at pagulan ang winter storm. Libo-libong flights na ang naantala roon mula pa noong Biyernes. May nakasalubong na pambihirang hayop ang isang motorista sa Jensan. Isang pagong pero walang matigas na shell o bahay. Kuya Kim, ano na? Habang binabaybay sakay ng kanyang motor ang kalsadang ito sa General Santos, si Raina Jane napaslow down. Nang isang hayop ang bigla raw tumawid sa kalsada. Isang pagong. Siyempre, ikaw, magtataka ka na yung isang pagong ay makikita mo sa gitna ng daan. Nakita ko tong pagong na to na dumadaan sa kalsada. Balak sana niya itong i-rescue. Yun nga lang. Nanlalaban ko talaga yung pagong. Itong laser ang makakalmot niya. Nararamdaman ko pa rin po yung sakit. Kaya minabuti niyang isangguni ang pagong sa kakilala nitong empleyado ng Sendro o City Environment and Natural Resources Office ng Jensan. At dito na pag-alaman kung anong klaseng pagong ang kanyang nakasalubong. Isang Chinese softshell turtle. Paano nga ba ang tamang pag-handle sa ganitong klaseng pagong? Kuya Kim, bakit Chinese softshell turtle ang tawag sa mga Chinese softshell turtle? Kuya Kim, ano na? Ang mga Chinese softshell turtle o Pelodiscus sinensis, isang species ng softshell turtle na native sa Japan, Vietnam, China at Taiwan. Kumpara sa ibang pagong, yung shell niya ay malambot talaga. Iba yung hugis ng katawan niya. Wala silang hard shell o carapace di tulad ng ibang pagong. Hindi siya completely pumapasok, pati yung mga binti niya, nakalabas sila dahil designed sila for swimming talaga. Ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature, ang mga Chinese softshell turtle, vulnerable o malapit ng maubos. Kabilang sa mga banta ng mga ito ay mga sakit, habitat loss at panguhuli ng naturang pagong para gawing pagkain. Gayunman, mga Chinese softshell turtle peste dito sa ating bansa. Tinuturing kasi silang mga IAS, so invasive alien species. Hindi dapat nakikita sa Pilipinas dahil mabilis siya dumami, nag-thrive siya sa bansa natin. Talagang peste sila kasi sinisira nila yung mga breeding facilities natin. In-outcompete nila yung ating mga native animals sa source ng pagkain. Samantala, dahil tila nanlalaban talaga Chinese softshell turtle na nakasalubong ni Raina Jane. Hindi ko pa talaga siya nakuha. Hayaan ko na lang muna po daw siya. Kung sino man po yung nakakita sa kanya, hindi ko pa sasaktan. Hindi namin rinirecommend dyan is susubukan nyo yung kunin tapos pakawalan ulit. Pwede nyo silang itago or turn over sa DENR or sa mga wildlife conservation group kesa hayaan silang nag-thrive sa ating environment. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Simula bukas, mapapanood ng Love, Die, Repeat na inabot ng halos tatlong taon para makumpleto. Sina Mike Tan at Ina Pileo nagkwento tungkol sa kanilang experience sa paggawa ng serye. Narito ang aking chika. Bukod sa heavy drama, mga intense na eksena ang magbibigay kulay sa pinakabagong primetime serye ng GMA na Love, Die, Repeat. Umabot ng halos tatlong taon para makumpleto ang serye. Matatandang itinigil muna ang taping nito dahil kinailangan ni Jennylyn Mercado na magpahinga para sa pagbubuntis niya. Nag-alala nga raw ang co-star niyang si Mike Tan dahil sobrang intense ang kanilang pagganap habang kinukuna ng eksena nila noon ni Jen. May eksena pa doon na hinata ko yung ulo niya tapos nilapit ko sa mukha ko. After that scene, kinabukasan, nalaman namin buntis siya, sabi ko. Okay lang kaya si Jen. Kasi every time na ginagawa ko yun, kinakamusta ko si Jen, kamusta? Okay ka lang ba? Aminadong nag-fangirl si Ina Pileo nang maka-eksena niya for the first time si Jennylyn. Lalo raw siyang napahanga sa Kapuso Ultimate Star nang malapitan niyang mapanood si Jen sa mga eksena. I'm really a fan. Like, pinapanood ko yung mga MMFF films niya before. I like her. Siyempre, when you're acting na with a person, you don't just see the result, di ba? Nakikita mo yung how she prepares. Siyempre, kahit pa paano, yung pinitignan ko rin paano siya mag-prepare for a scene. And she's really good. Iikot ang kwento ng primetime series sa paulit-ulit na pagbabalik sa isang mapait na experience sa buhay ni na Angela played by Jennylyn at Bernard na gagampanan naman ni Sian Lim.
mapapanood na bukas ang Love, Die, Repeat sa GMA Prime. Kasunod ng mga tigil pasada nung nakaraang buwan, may protest caravan naman kontra PUV modernization ng ilang transport group sa Martes. Nakatutok si Katrina Son. Sa Martes, January 16, maglulunsad ng malawakang transport protest ng Grupong Manibela o Samahang Manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon kasama ang Grupong Piston. Sisimula ng caravan sa UP Diliman patungong Welcome Rotonda, papuntang Mendiola hanggang makarating sa Supreme Court kung saan sila magpoprograma. Protest po ito, ma'am. Magkasama po ang Manibela at Piston upang ipanawagan sa ating Pangulo na itong mga deadline na ito ay itigil at ibalik yung ating validity ng 5 years po na prangkisa na nagpapahirap po sa atin ngayon na kaliwat ka ng hulihan. Malaking dagok daw kasi ang PUV modernization sa mga tsuper. Si Sunny Lataw, isa sa mga tsuper na posible raw mawala ng trabaho dahil dito. Sobrang hirap. Kawawa pamilya namin, ma'am. Balik sa bukid. Ang driver naman na si Rolando de la Cruz, nag-iisip na raw kung may maaari bang mapasukang ibang trabaho. Lalo na at may pinag-aaral pa siyang anak. Pero sa edad niyang 54 years old, mukhang mahihirapan na raw siya. Wala po kayong ano, ma'am. Kung yun ang gusto po talaga nilang mahirap yung mababa, wala talaga. Sa edad po natin na to, mahirap na rin pong mag-apply po sa mga ano po, ma'am, mga private o ano. Pero susubukan din po natin. Panawagan ng ibang tsuper, pakinggan sila ng Pangulo. Huwag na lang muna ipatupad kasi marami talaga masasagasaan kung ipapatupad yung ganitong sitwasyon na gawin. Kailangan pilitin mong mag-consolidate, hindi pa nga handa yung gobyerno para bigyan tayo ng kuha ng mga bagong sasakyan. Sa mga ruta na walang nag-consolidate, special permit na lang ang hinihintay para makabiyahe roon ng mga jeepney driver o operator na nakapag-consolidate. Nag-aabang sila ng mga special permit from LTFRB para malaman nila kung sino ba sa kanila ang bibigyan ng pagkakataon na magsilbi sa ating mga mananakay. Paalala naman ng Office of Transportation Cooperatives sa mga kooperatiba, bawal pilitin ang mga miyembro kaugnay sa bibiling brand ng modern jeepney. Board sa amin because unang-una hindi maganda yun at bawal po yun. Walang mag-iimpluwensya, walang makikialam, walang mag-pressure ika nga sa pagbili kung anong brand karapatan niya nila. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, asahan po ang maulang panahon sa ilang lugar sa bansa bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng ulan sa Cagayan at Cordillera Region, pati na sa Mimaropa at Bicol Region. Sa Visayas, may chance ng ulan sa Eastern at Central Visayas. Habang malawakang pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa Mindanao. Mababa naman ang chance ng ulan sa Metro Manila pero hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng thunderstorms. At kanina alas 6:30 ng umaga, 20.2 degrees Celsius ang naitala sa Science Garden sa Quezon City. Sa ngayon ay pinakamababang temperatura sa NCR ngayong taon. Ayon sa PAGASA, shear line ang nakakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Habang hangin amihan ang umiiral sa Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas. Hindi lokohang dog show kundi pagandahan at pabonggahan ng mga fur baby at kanilang human ang rumampa sa isang fashion show na inspired ng mga piyesta sa Pilipinas. Ang mga nag-stand out, alamin sa Usapang Pets ni Jonathan Andal. Certified po sionista ang mga asong rumampa sa isang dog fashion show sa Quezon City. Twinning ang mga aso sa costume ng kanilang fur parent na hango sa mga piyesta sa Pilipinas. In time for Dinagyang Festival ang makulay na costume ng mag-among ito. Meron ding nagmaskara festival. With matching dragon boat na props naman ang mag-among ito para sa Dragon Boat Festival. Best in creative attire ang chihuahuang si Sky na ang Pahiyas Festival-inspired na costume gawa sa recycled materials. Si Coco Chanel na chihuahua rin, best dressed female pooch at fashionista pooch. Gawa po yung damit ni Coco Chanel sa recycled na ano po, jeans. Pero di lang sustainable fashion ang kanilang advocacy. Gusto po namin i-promote na hindi po kumakain ng mga Pilipino ng aso. Tayo po ay mapagmahal sa ating mga pets.
bahagi ang fashion show ng 2024 Philippine Circuit Show na isa sa mga inaabangang dog show sa Asia. Bukod sa mga kompetisyon, isa rin daw sa mga dapat abangan ang pagtatampok sa mga Philippine Forest Dog o asong gubat. Patikim pa lang to. We have the first fun match to the Philippine Forest Dog. Noong nakaraang taon, formal na ipinakilala ng Philippine Canine Club ang asong gubat na isinusulong na maging official na dog breed mula sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. There is no running away from GOT7 member Mark Tuan na nasa bansa para sa Philippine leg ng kanyang The Other Side Asia Tour. At mula sa Quezon City, yan ang live chika ni Aubrey Carampea. Aubrey. Nelson, kasi simula lang ng concert ni GOT7 member Mark Tuan dito sa Sky Dome at kanina yung kanyang fans maaga pa lang nag-abang na dito sa venue. Excited na mga Pinoy agase na mapanood ang first solo concert dito sa bansa ni Mark Tuan na The Other Side na bahagi ng kanyang Asian tour. Ang fellow agases ready na raw mapanood ang charming GOT7 member na tiyak daw ipakikita ang kanyang performing skills on stage. Kanya-kanya na rin silang bit-bit ng GOT7 light sticks at mga concert merch. Ang ilang fans di naman pinalampas na makapagpa-picture sa stand ni Mark. Ang hindi naman nakabili ng tickets o ang team labas na natuwa na nang marinig ang boses ni Mark habang nagsa-soundcheck. Ang ilang fans naman dumayo pa galing Mindanao para mapanood ang K-pop idol. From Mindanao po kami. Yes, po. From Mindanao? So ibig sabihin bumiyahe pa kayo just yes, for... Yes po. You're a GOT7 fan? Yes po, ever since 2016. Excited ka na makita si Mark? Super po. Anong oras ka pa nandito? Kanina pa pong 9 a.m. po. 9 a.m.? Yes ah, po. For freebies po. Ang ilang fans na nakausap natin kanina, oh, sabi nila talagang na-fulfill na raw nila yung Tingi Era dahil si Mark na yung huling GOT7 member na bumisita since last year. So, nakompleto na daw nila yung kanilang mga idols na members ng GOT7. Balik sa'yo, Nelson! Maraming salamat, Aubrey Carampel. Sabay-sabay na lumusong at naligo sa pool na may yelo ang mga lalaking yan para sa taunang ice water bath ritual sa Tokyo, Japan. Yan ay kahit winter po doon. Gamit ang bucket na gawa sa kahoy, sunod-sunod ang buhos nila ng napakalamig na tubig habang isinisigaw ang kanilang hiling. Kasama sa dasal nila ay makabangon ang Japan mula sa pinsala ng malakas sa lindol na tumama noong January 1. Mahigit 30 ang lumahok sa ice bath ritual. Itinuturing itong purification ritual at nagsimula 37 taon na ang nakararaan. Kung kahapon mga barangay sa lungsod ng Cebu ang nagpasiklaban sa sinulog, ngayon naman po mga bayan ng probinsya ng Cebu ang nagpakitang gilas sa sinulog sa lalawigan. Mula sa Cebu City, Nakatutok Live, si Fe Marie Dumabong, GMA-TV, Balitang Bisdak. Fe! Pit Senior, Pia at Ivan, ilang minuto na lang magsisimula na ang ritual showdown ng sinulog ng lalawigan kung saan 18 grupo ang kalahok. 16 na mga contingents ang magtatagisan mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Cebu. Alas 11 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga tao sa labas ng Cebu City Sports Center para sa ritual showdown, lalo't comeback performance ito ng sinulog sa lalawigan. Pagkatapos hindi lumahok noong nakaraang taon, ang sinulog sa lalawigan ay parang festival of festivals ng Cebu. Ang 16 na contingents mula sa iba't ibang lugar ang magbibida ng kani-kanilang festival. Tulad itong sa bayan ng Argao na ibinibida ang Torta Festival. Mga makukulay na halaman at lamang dagat naman ang ibinida ng Katunggan Festival ng bayan ng Tudela. Mapapaindak o mapapasayaw ka rin talaga sa musika ng bawat kalahok. Si Cebu Governor Gwen Garcia makikisayaw sa guest performer na galing sa bayan ng Bilanilia na kilala sa Kabanhawan Festival. Puno ang gilid ng kalsada ng mga manunood ng street dancing. Ang iba may bitbit na imahe ng Santo Niño. May ilan naman na mismong anak nila ang binihisan hawig sa Santo Niño.
Nagsimula ang street dancing sa Cebu Provincial Capital, binaybay ang Osminia Boulevard, papuntang Cebu City Sports Center. Maraming street food vendors sa paligid. Mabenta din ang palamuti sa ulo o headdress na itinitinda sa 50 hanggang 70 pesos kada isa. Ayon sa isa sa mga nagbibenta nito, kada sinulog season, excited siya. Lalo na at kumikita siya ng higit kumulang sa 1,500 pesos kada araw. Simula noong January 11 na siyang simula ng Misa Nobinaryo ng Fiesta ng Santo Niño. Para mapanatili ang peace and order, libo-libong PNP, AFP, BFP at mga force multiplier ang nakadeploy. Maliban sa mga local government officials, narito rin ang ilan sa mga senador tulad nila ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa at si Tourism Secretary Cristina Frasco. Ivan, hindi nagtatapos dito sa sinulog ng lalawigan ang mga cultural activities sa kabistahan ng Senyor Santo Niño dahil ang highlight ang mangyayari sa susunod na linggo, Enero 21, sa sinulog Grand Mardi Gras. At yan ang latest mula rito sa Cebu. Balik sa inyo dyan, Ivan. Fen, nakita ko lang kanina sa video mo may mga nakapayong. Kumusta lagay ng panahon ngayon at ngayong gabi? Ano ba yung forecast? O ba uulanin ba ang ating pagdiriwa ngayon? Ivan, kanina no, mahapon, naranasan natin ang mga panakanakang pag-ulan. Pero ngayon, mabuting ang panahon na at ayon naman sa pag-asa na mabubuting panahon ang ating maranasan ngayong gabi. Lalo na at magsisimula pa ang ritual showdown. Ivan? Buti naman para ma-enjoy ng mga bumisita dyan. Panigurado, maraming turista dyan. Ano? Oo, at maraming nanonood dahil ang dami palang magko-compete dyan sa kompetisyon. Nako, ma-enjoy mo yan, Fe. Pit Senor! Maraming salamat kay Fed Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bislak. At mga kapuso, Desyembre pa lang daw, narinig na raw ni Senadora Amy Marcos ang tungkol sa People's Initiative. Pero hindi niya ibinunyag kung saan niya ito narinig. Nauna nang sinabi ni Marcos na nagagamit ang programa ng gobyerno kapalit ng mga pirma para sa cha-cha o charter change. Sa panayam ng Super Radio DZWB, ilang beses binanggit ng Senadora si Speaker sa panayam. Identified niyo po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi mula nung pumutok ito, hindi po siya naglalabas ng statement. Lahat ng staff niya, yung mga pangalan, na nagtetext sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng Speaker. So hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Bukang surprise gift daw para sa SONA. Di surprise, talaga lahat tayo na surprise sa PIPI na yan, nakaka-nervous naman. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. Sabi pa ng Senadora, 20 million pesos nga raw na halaga ng social protection o ayuda kada distrito ang alok ng mga staff ni Romualdez para makalikom ng pirma. Sinubukan po rin namin kunin ng reaksyon ni Romualdez pero wala pa itong tugon sa amin maging ang kanyang tanggapan. Naghay na ng resolusyon si Senadora Marcos para imbisigahan ng umano'y signature buying para sa cha-cha. Ang Makabayan Block may inihain ding resolusyon para mag-imbisiga ang kamera. Nitong Biyernes, isiniwalat naman ni Congressman Raul Manuel na December 15 pa nung nakaraang taon nagsimulang gumulong ang kampanya para mabagong saligang batas. Target daw ng mga kaalyado ng Pangulo na magdaos ng plebisito sa cha-cha sa buong bansa bago mag-sona sa Hulyo bilang panregalo daw sa Pangulo. Sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Katatapos na po ng eleksyon sa Taiwan at nagwagi muli ang partidong nagsusulong sa kanilang pagiging independent o sovereign state. Pa-president-elect na po ngayon ang kanilang vice president na si Lai Ching-te ng Democratic Progressive Party o DPP. Ikatlong termino na ito ng DPP ang partido rin ni outgoing President Chai Ing-wen. Ayon kay Lai, nagtagumpay ang mga Taiwanese na labanan ng anyay intervention o pakikialam ng external forces. Determinado rin daw siya na pangalagaan ang Taiwan mula sa mga banta at pananakot ng China. Bago nito, kinontra ng China ang kandidatura ni Lai na anilay isang dangerous separatist. Probinsya kung ituring ng China ang Taiwan at handa raw silang i-reunify ito kahit gumamit ng dahas. Bumati sa panalo ng DPP si U.S. President Joe Biden pero ipinahayag niya ang dati ng posisyon ng Amerika na bagamat handa silang protektahan ang Taiwan, hindi nila suportado ang independence.
Negosyante patay sa pamamaril. At kabi-kabilang sunog ang naiulat sa mga probinsya. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Babaeng negosyante sa Isulan, Sultan Kudarat, patay sa pamamaril. Ayon sa mga otoridad, sakay ng kotse at paalis na ng bahay ang biktima ng pagbabarilin ng dalawang lalaki na kamotorsiklo noong Biyernes. Tumakas sa mga salarin. Dead on arrival sa ospital ang biktimang tinamaan ng mga bala sa leg at balikat. Iniimbisigahan pa ang motibo sa pagpatay. Kabi-kabilang sunog! Sa Santa Elena, Camarines Norte, isang pampaserong bus ang nagliab. Wala namang nasugatan sa sunog na inaalam pa ang sanhi. May nasunog ding compound ng Home for the Blind sa Bacolod City. Nadamay ang limang bahay, kaya nasa 29 na pamilya ang nawala ng tirahan. Wala namang nasaktan sa sunog na tinitignan kung dahil sa problema sa linya ng kuryente. Sa Quezon, kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang lalaking nandukot at nambugbog ng dalawang batang babae na inakala niya mga manika. January 6 nang bugbugin ng 23 anyos na suspect ang mga biktima sa isang gubat sa Sariaya, Quezon. Patay ang isa sa mga bata. Nakatakas naman ang isa pa. Paglilinaw lang din po, mali ang naipakita naming litrato noong nakaraang linggo ng crime scene kung saan natagpuan ang bangkay ng bata. Nakakulong na nga sa ngayon ang suspect at hinihintay ang resulta sa pagsusuri sa kanyang mental condition. Full of energy ang first night ng follow tour concert sa Bulacan ng Korean pop group na Seventeen. Dumagundong ang buong Philippine Sports Stadium sa powerful performances ng SVT. Wala man sina S-Coups at Jonghan, di naman binigo ng Sebong ang Philo Karat sa kanilang overflowing charisma and swag. Truly on fire ang kanilang vocals and dance moves. Face card never declined din ang hot visuals ng grupo. Siyempre, di nawala ang kanilang never-ending Adjonize. Bahagya namang nag-worry ang Karats nang sa kalagitnaan ng concert ay hindi na nakapag-perform si Sung Kwan dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pero worry no more dahil sa kanyang Weaver's post, inassure ni Sung Kwan na he survived. At ready na ulit siya para sa day 2 ng kanilang concert tonight. Wedding ina, officially Mrs. na si Sparkle Star Valine Montenegro. Glowing in her sparkling white off-shoulder gown, si Valine, as she walks down the aisle sa kanyang special day. Pinusuan din ang sweet exchange of I do's nila ng kanyang now-husband na si Riel Manuel. Present ang ilang kapuso stars gaya ng katambal niya sa balitang inaskit na si Charisse Solomon, Carla Abeliana at kababol na si Michael V. Ika minutes / usapang pets ang peg natin ngayon dahil abot kamay na cuteness ang hatid ng isang aso na may kakaibang reaksyon sa isang awiting tatak kapuso. Huwag aking tala sa gabing madilim. Kapag naririnig ang OST ng Kapuso Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap, todo react ang multi-shih tzu na si Panda na tila may bombastic side eye pa. Kwento ng kanyang fur parents sa kantang Sagot na Dalangin lang daw may ganitong ali reaction si Panda. Sa isang video mukhang na LSS na rin si Panda na animoy nakikipag-duet pa sa kanyang fur parent sa pagkanta nito. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Susunod na po ang Sparkle You # Soundtrip. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.